Hey guys, good afternoon and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update tuloy tayo patungkol po kami ni Naldon Burning ngayong tanghalian na to. But before that, nice ko magpasalamat muli sa inyo muna sa pag-support sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, si Main Mendoza. So present po siya ngayon sa Itbulaga. At sabi ko nga sa inyo kahapon, may magpapasaya naman po sa tanghalian po ng bawat Pilipino. So, base dun sa nakita po natin na live ngayon ng EV sa YouTube channel po nila, kapag nandun si Min Mendoza, tumataas talaga yung views nila at almost umaabot na ng 2K to 3K views ang kanilang live ngayon sa YouTube. And then, the same time guys, pakita natin na isa din dahilan si Min Mendoza kaya talagang tinututuan po ng mga Pilipino at mga Pinoy at yung mga fans na nanonood po ng EV ngayong araw po na to. So hanggang bukas po natin siya mapapanood dahil din po sa isang post po na to na isa si Moby. Ito guys, yung IG niya guys, ayan, siya po yung makeup artist kahagabi ni Main Mendoza. Ito po yung isa sa mga video na pinakita po natin dyan. So, inimbitahan po siya tomorrow sa Itbulaga para po mag-makeup kay Main. Mukhang may big event tomorrow. At the same time guys, masabi natin Saturday episode present uli dyan si Main Mendoza for sure. Dahil din po mismo sa post po na yan na talagang iniimbita po yung nag-makeup po sa kanya, kay Main Mendoza kagabi. At sa Saturday nga daw pwede po itong makeup artist na to na mag-makeup muli kay Main Mendoza kasi nagandahan talaga si Main sa makeup po niya dyan po mismo sa video pinakita po natin. And then at the same time, so tahimik lang po ang famunoan po ng EB, pero ngayon may issue na naman po na lumalaga na po sa Facebook, nalilipat na talaga at sure nang lilipat ang Itbulaga sa TV5. So yan po yung confirmation po sa mga social media news site at talagang hudyat na lang daw po mismo ni Tito Vic and Joey yung gusto po nilang marinig at hudyat na lang po ni Tito Vic and Joey yung kailangan para po talagang matuloy na sila sa paglipat po sa TV5. At yun po yung isa sa mga mangyayari po sa susunod na buwan. Pero hindi naman halata ngayon sa EB na may problema pa rin po sila dahil hindi daw pa rin po nagkakasundo ang Mr. Halusos and ang pamunuan po ng EB at ang mga host po ng EB at Dover Cats. So baby, it's meron ding announcement po si Kuya Will na meron daw pong big revelation si Kuya Will sa mga susunod na araw dahil balibalita din na si Kuya Will daw po yung kung aalis man ang Itbulaga mismo sa GMA sa pananghalian at lilipat sa TV5, eh mangyayari ay parang replacement po ni Kuya Will yung time slot po na yun na EB at si Kuya Will daw po yung papalit bilang Wawa Win siyaan po sa time slot po na EB sa GMA. So kung mangyayari man yun guys, yun kasi isa sa mga balibalita po pa rin hanggang ngayon. Diba? So, kung mangyari man yun, guys, malaking tapatan to. TV5 versus the GMA na Wawa Win and Itbulaga. At yung showtime, maaaring malipat uli siya ng 10 a.m. to 11 a.m. for sure. Kasi mas priority ng TV5 for sure yung EV dahil isa siya sa mga legend show na talagang pinakamatagal na show na talagang maghahari pa rin kung sakali man nasusundan po ito ng mga fans. Pero ang mga host for sure si Min Mendoza, hindi ko alam kung magpapatuloy pa siya, pero si Alden Richards hindi na talaga siya makakabalik po sa EB pa nangyari po yun dahil nasa kabilang network pa siya kasi nakapirma pa rin po si Alden Richards siyaan po sa kanyang management, diba? And then the same time, tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa po ni Alden Richards na taping and shooting sa kanyang movie at magdidire-diretso po yan hanggang sa mga susunod na araw. Yun lang po yung ginagawa po niya. And also afternoon, pagdating po ng gabi is talagang nagla-live streaming po sila ng kanilang mga kasamahan po sa Myriad at gaming. Masasabi po natin Lego or di naman kaya Mobile Legend po yung pinaglalaroan po nila since okay lang naman daw sabi ng mga fans basta gaming, wag lang daw po yung iba't ibang site yung papanoorin, di ba? Mas okay daw po kung pag nagpupuyat, okay lang daw magpuyat basta gaming lang po yung pinaglalaroan at hindi po ang ibang site. Diba? Alam nyo na yun kung ano, diba? Sabi ng mga fans. Pero at the same time, ngayon magbabasa po tayo ng mga komento po ng Sureblooded ADN at Aldom Nation at ilang mga fans ni Min and Alden sa ating YouTube channel. Simulan na po natin ngayong araw na to. Let's watch this guys.
Sabi po ni Cory Carandang, ito po i-comment lamang po niya mismo sa isang nag-comment sa ating comment section sa YouTube. Sabi niya, kahiya ka naman, asan si Min kung wala si Alden? Napapangit pa rin, kaloka. Si Alden ay umaman dahil she knows how to handle his money well. Di ba mas nakaka-fraud si Alden na galing sa hirap? Nagsubikap umaman, gave his family a comfortable life, sent his sister to school, most of all, never forget to share her blessings or his blessings to the less fortunate. Tama po kayo, Miss Cory Carandang. Lahat po ng sinabi po nyo ay tama po. Lahat po ng ginagawa po ni Alden Richards, nagsumikap talaga siya at talagang naggaling po talaga siya sa hirap at natatamasa mo talaga yung success sa tagumpay at saya sa puso. Kapag nanggaling ka sa hirap na talagang bumulusok ka pataas. Yun po yung isa sa mga kagandahan kay Alden Richards na talagang isa po talaga sa hindi natin matatanggal po yun na isa si Min Mendoza sa talaga nag-angat po sa kanya sa pedestal kung nasan man siya ngayon. Pero at the same time, nagsumikap din po si Alden Richards from 2010 nung nagsimula siya sa showbiz hanggang isa ngayon. Talagang nagsumikap po siya at alam niya kung paano i-handle yung kinikita po niya. At sinashare niya rin po yun sa family niya, sa mga kaibigan, at also sa mga less fortunate na tinutulungan po niya. And then the same time, guys. Sabi po ni Daisy Isayad, hay nako, kahit may pera ako, not interested to see her in person kasi nga panot at ay hindi malalakas. Malalakas sa kanya kasi nga kamukha na siya ni Sylvia Sanchez, walwal na din. Sabi ni Lynn Valera, okay lang naman na wala siya. So, hindi ko alam kung sino yung sinagot ni Lynn Valera po dito sa comment po na to. Pero at the same time, ganun pa man, ito po yung meet and greet po ni Min Mendoza mismo sa Vivo Concept Store tomorrow, 5:40 to 6 p.m. So, sinabi ko lang po kung sino lang talaga yung gustong pumunta at makita si Min Mendoza in person. Yun lang po yung talagang pupunta kasi hindi naman natin pinipilit lahat na pumunta. It's up to you kung pupunta po kayo or hindi. At huwag muna po tayo magsasalita ng masakit na salita patungkol po kay Min. Dahil una sa lahat, guys, ginagawa po natin itong announcement na to para po malaman din po ng mga fans na wala pong social media na mayroong ganong event si Min Mendoza tomorrow na malapit po mismo sa Mega Mall. Ay doon po mangyayari po yung meet and greet sa Vivo Concept Store. And then the same time, guys. Sabi po ni Visitacion de Guzman, hindi si Min Mendoza ni Comendio Cafili Mendoza ang nakikitang kasama ni Atay de clone ni Min yun as in a fake Min Mendoza. Hindi papayag si RFG na sumama si Min kay Atay de. Mag-asawa na sila ni RFG at Rick ni Comendio Mendoza 2016 pa before Calicer wedding. May totoong nangyaring kasalan ng main charge. So, yan po talaga yung paulit-ulit pong pinaglalaban po ng Aldo Vision na patuloy pa rin po nilang pinanghahawakan po hanggang ngayon. So, sabi ko nga sa inyo, itong taon na to, malalaman po natin ang mga nagsasabi kung sila ba or talagang yung isang grupo po yung nagsasabi po ng katotohanan. Pero at the same time, kahit na Kim Mendoza at Aldo Research na nanggaling, may mga interview pa silang nilabas, pero hindi pa rin po pinaliwalaan po ng True-Blooded EDN at Aldo Vision yun. Dahil yung paninindigan po nila, yung paniniwala po nila na kasal na po si Min and Alden before the Calicery the wedding na may nangyari pong event or wedding nung umaga po na yun. At isa po yun sa talagang alam po nila at pinakatago-tago nila. At hanggang ngayon, yun po yung pinanghahawakan po nilang wedding of all times ni Min and Alden. And then the same time, guys. So, thank you guys sa panonood and see you for my next video. At kung bago ko pa lang sa channel ko, mag-subscribe ko na, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang ganyang mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye-bye, guys.